But this are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. John chapter 20, verse 31. Who is Jesus? Magandang umaga, Tagiksiri. Pastor Jim Tarog po at ito ang source of strength. Who is Jesus? Ang John chapter 20 verse 31 po ay nagbibigay sa atin ng dahilan kung bakit isinulat ni Apostle John ang kanyang gospel. Sa apat na gospel, ang gospel of John ay ibang-iba dun sa unang tatlo, kay Matthew, kay Mark at kay Luke. Kung tawagin po itong tatlong ito ay synoptic gospel. At ang diin ng pagtalakay ay naandun sa kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesukristo at kung ano ang kanyang sinabi. Samantalang sa Gospel of John, ang emphasis ay kung sino si Kristo. At ito po ang layunin kung bakit isinulat ni Juan ang kanyang Gospel upang tayo ay manampalataya, maniwala kay Jesus na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. Subalit, paano tayo mananampalataya o maniniwala kay Jesus kung hindi natin siya kilala? Kaya ang emphasis ng Book of John ay kung sino si Jesus. At sinasabi po rito na pag tayo ay nanampalataya, tayo ay magkakaroon ng buhay sa kanyang pangalan. Ang buhay po rito ay tumutukoy sa buhay na walang hanggan na equivalent sa kaligtasan. Kaya napakahalaga po na pag-aralan natin ang book or gospel of John. Alam niyo ho ba na yung salitang believe or believing in the gospel of John ay inulit halos 100 beses? At ang salitang believe sa New Testament ay humigit kumulang 200 beses na banggit. Subalit sa Book of John, kalahati nun ay binanggit ni John sa Book of John. Kaya napakahalaga po na by heart ay malaman natin at maisapuso natin kung ano ang mensahe ng Gospel of John at makuha nating manampalataya kay Kristo at sa ating pananampalataya magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Salamat po o Diyos sa kapahayagan ng iyong salita at sa aming pag-aaral ng Gospel of John. Ihayag mo, Ama, ang Panginoong Hesukristo sa aming puso upang makilala namin siya ng lubos at ang aming pananampalataya ay lumalim at tumatag. Salamat po sa buhay na walang hanggan na iyong regalo sa bawat isang mananampalataya. Pagpalain mo po ang aming siyudad, ang aming lungsod sa pangunguna po ng aming Mayor Lino Cayetano. Bless him with wisdom, strength, and good health, Lord God. At ang buong Tagig, pagpalain mo, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Tagig City, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen.